Pasigueño, magandang araw. Nandito tayo ngayon sa covered court ng Villa Gloria sa Barangay Pinagbahatan kung saan ang Wildcats Global Sikaran ay nandito at nagsasagawa nga ng kanilang training. Inyong mapapansin na nandito nga itong ilang mga kabataan, ang pinakabatang ating nakita at nakuhang impormasyon na nakikilahok dito kasama dito sa grupo na nasa 3 years old. Yan ang pinakabata. At halo-halo po ito. Merong kababaihan, merong kalalakihan na tinuturuan ng kanilang ito ay sa ilalim ng supervision ni Master Herman Patinggo, ang Wildcat Sikaran, at sila po ay ang Pasig team. Kung maaalala ninyo, itong nakalipas na mga araw, tayo naghatid ng balita tungkol sa kanilang isinigawang tournament sa Tanay Rizal, kung saan sila ay naging panauhing pangdangal at nagkamit din ang ilan sa mga kabataan na lumahok doon ng mga medal. Sa ngayon ating nakikita higit sa 50 na kabataan ang kasama ngayon dito, at muli ang pinakabata nga ay 3 years old. Maya-maya ko at alamin natin kung ano yung mga nagiging proseso para makasama dito sa kanilang grupo. Lalapitan lang natin si lalapitan lang po natin muna ang kanilang master na si Herman Patinggo upang hingan ng kanilang ng ilang mensahe at detalye tungkol nga dito sa sport na ito. At subukan lang po natin na abalahin ang kanilang master na ilang taon na rin pong nagtuturo sa ilang mga kabataan dito sa lungsod ng Pasig. Abalahin namin kayo, master. Okay po. Ayan, magandang umaga po sa inyo sa iNews Pasig po. Nakikita natin napakarami pa ng bata ang kasama. Yes po. Actually ma'am, ito ay 100 mahigit. Mm-hmm. Ito ay nag-umpisa lang kami nung napayagan na ng IATF na bumalik ang competitive sports. So from that time, ito na po ang resulta. From zero po sila. Itong tinitrain ko sa ngayon, bukod pa yung mga dati. At kami po yung nagpapasalamat yung iNews Pasig kay na pagbigyan nyo kami ng pagkakataon na ma-cover itong aming pagtitraining. Ito po yung martial arts na ito ay Sikaran. Ano? Ang Sikaran po ay nagmula po ito sa bayan ng Baras Rizal. Nung kapanahon pa bago dumating ang Spaniard, ay ang Baras Rizal ay sitio lamang ng Barangay Murong at Bayan ng Tanay. At ito po ay laro ng mga magsasaka doon na habang pagkatapos ng pag-aani ng palay, ay nagkakaroon po sila ng pabilog ng 8 diameters at nagsisikaran po sila, nagsisipaan. At eventually po, hanggang sa na-develop na, ito po ay nakalabas na sa Rizal at namaging dito sa Maynila, sa NCR, at buong Pilipinas na at international na po. Ang base po natin ngayon ay nasa Delano, California, USA. Umabot na po hanggang sa US. Yes po, marami na po. Hindi lang sa ating bansa, ang ating sikaran na ito ay maraming bansa na po. At ang aming grandmaster po ay naging ethno sports, naging na rin po, miyembro siya ng UNESCO, traditional sports games po, si Grandmaster Rosias Banaag. At ito pong sikaran ay nag-participate din po sa NBA. At maging sa PBA po, nagkaroon na rin kami ng time na maipromote ito. Parang nag-perform po. Yes po. At hindi lang po ito ngayon. Meron po kami mga, sa ngayon meron kami mga invitational, regional, at national. Bagamat po ay hindi pa ito nasasama sa palarong pambansa. Pero aim niyo po na makasama. Yes po. On process na po ito. Okay. Sa Philippine Olympic ang ating martial arts na ito. Kasi ay ito nga po ay katunayan nung nakaraang linggo, nag-apply kami ng accreditation sa ating lungsod para tawag nito, naisip po namin
ng mga opisyalis ng Sikaran dito sa barangay Pinagbuhatan na mas lalago at lalawak pa kung ito ay matutulungan ng ating LGU. Since 2009, ang Sikaran po ay kasama sa Pasig Sports Program na hanggang 2013. At ay nagkaroon ng pagpapalit ng administration niya po ng sports consultant. Hindi namin alam na kung anong naging dahilan. Ay nawala po yung Sikaran sa hanay ng sports na ano po, program ng Pasig. Subalit po, bagamat hindi po ito nasama na ulit, tuloy-tuloy po ang aming pag-training. At nagdadala po itong mga taga-Pasig ng medalya sa mga tournament. Yes, opo. Yung pinakabata niyo po, Master, nakita may 3 years old kayo. Yung pinakamalaki niyo po dito sa training, ilang taon po ba? Actually, ma'am, ang pinakamatanda sa amin, itong aking naturuan before pa, ay elementary. So, coach, mga assistant coaches ko na rin po. Okay. At wala pa naman siguro mga 24 or 25, ganun. Pero kaya naman hanggang... ako nga po, nakakasipa pa eh. Senior na po ako. Huli na lang po, Master. Yung mga nais makasama, makilahok sa ganitong training nyo po, paano po ba ang kanilang gagawin? Kailangan po ba taga-Pinagbuhatan lamang? Ano po, ito ay, sabi ko nga po, ay dahil nga ito ay larong, ano, sa Baras Rizal ay Filipino Martial Arts. Opo. Ngayon po ay nabibigyan ko ng pagpapalaga bilang Pilipino dahil hindi naman ako taga-Baras, no? Taga-Pasig po ako. Subalit ganun na lang ang pagpupursige ko na ikalat or i-promote at maibahagi sa mga kabataan dahil ito ay Pilipino. Dapat maging proud tayo kasi napapansin ko po ay minsan sa mga listahan po ay yung foreign martial arts na nabibigyan ng pansin. Subalit itong ating sariling atin ay parang... medyo na bibihin pang kaunti. Ngayon po, ito ay inihimo ko po or talagang linalapit ko. Kaya nga po kami lumapit na rin sa CSO para matulungan kami paano ikalat sa ating lungsod. At hindi lang dito sa ating lungsod, maging sa buong Pilipinas. At ang aming grandmaster man sa buong bansa, kinakalat na niya po. Para magkaroon po tayo ng mga katulad ng SEA Games at international competitions. So yun po ang aming aim. At bukod doon po ay ang aming expertise na sinishare sa mga kabataan ay unang-una ang disiplina. Opo. Para matuto sila magrespeto sa sarili at sa mga nakakatanda sa kanila. At pag may disiplina po, di ba marunong ang respeto at marunong sila sumunod ng ruling, ng rules, malaking bagay po sa kabataan. Para naman makabawasan sa mga sa oras nila sa gadget po. Magkaroon pa sila ng physical condition. At the same time po, kami po nagtuturo rin pa pati moral values, din spiritual, hindi lang physical, spiritual pa po. Okay. Sa ngayon po nga eh nagkaroon po kami na may naisi-share ko rin sa kanila na tinuturuan ko rin sila na maging giver. Dahil sa Monday, magkakaroon po kami ng pagbibigay doon sa Brigada Eskwela sa Nagpayong High School. At ito na po yung aming nasusulisit, mga face mask. At darating tulong po dumating. O, bibigay po namin sa eskwela ng Nagpayong High School. Okay po. Sa tulong po ng mga magulang at mga kabataan. Okay. So, hindi lang yung physical, sports. Holistic approach. Mayroon pa po. Then, yung maging giver pa po sila sa kanilang kapwa kabataan. Maraming salamat po, Master. Maraming salamat po. See more of you po. Salamat. Oh, thank you very much po. Thank you. At atin nga pong nakapanayam si Master Herman. Siya po yung nagtuturo dito sa mga kabataan mula edad 3 years old, no? At kanina binanggit niya yung isa dito sa kanyang mga assistant coaches ay isa sa mga tinuruan ngayon, ay tinuruan niya noon, I mean. At ngayon nga ay nagtuturo na rin dito sa mga kabataan dito. At ito ay isang Filipino martial arts na nagsimula daw sa Rizal at kanyang pinapalawig at nais palawakin na dito sa lungsod ng Pasig ay mas marami pang matuto at maturuan ng sikaran. Karagdagan pa doon sa ating naging panayam sa kanya ay karagdagan pa doon sa ating nakuhang impormasyon sa kanya, hindi lamang physical ang tinuturo dito, no? Hindi lang physical, meron ding moral, spiritual at ganun din nga yung sinasabi niya na disiplina at maging ang pagtulong nga sa mga ibang tao o ibang kabataan ay ginagawa. Tulad nga sa Lunes, magkakaroon ng balik Brigada Eskwela. At ngayon may kasama tayo isang bata dito at atin lang muna siyang hihinga ng mensahe. Hello, anong name mo?
Sofia po. Sofia. Okay. Ilang years ka na naglalaro nito? Wala pa pong years. Months pa lang po. Pero bakit mo naisip na makiisa o makasama dito sa Sikaran? Para usually, di ba, pag lalaki yung mga martial arts, pero ikaw isa kang batang babae, ba't mo naisip ito? Para po, ano po? Na-enjoy mo? Parang nahihiya ka. Pero gusto mo naman yung ginagawa mo dito. Opo, gusto ko naman po. Okay, so next Saturday, every Saturday nagka-training ka? Hindi po every Saturday. Minsan-minsan lang po. Minsan lang. Okay. Tutuloy mo pa rin naman yung pagka-training mo. Opo. Okay, sige. Thank you. At ayan nga, nakapanayam natin ang isa sa mga kasama o yung mga kabataan na tinuturuan dito ng Sikaran. At huli na lang, subukan lang natin makausap ng isa sa mga magulang dito at alamin kung bakit nga isinama nila yung kanilang anak sa ganitong klaseng sport. At ngayon ay kasama natin ang isa sa mga magulang ng mga nagtitraining. Ma'am, pangalan po nila? Ako po si Michelle Santos. Okay. So, Ms. Michelle, ilang bata mo dito? Almost 100 na po ngayon. Nag-start po kami ng less than 20 nung March, just for introduction of the Sikaran here in Villa Gloria. Mm-hmm. So ngayon, umabot na po kami, almost 100 na po. Pero kayo po mismo, may anak kayo dito? Opo, dalawa po yung anak ko. Dalawa? Bakit niyo po naisip na ipasok sila? Actually, it's a great opportunity din sa amin kasi ang mga bata may extra activities aside from staying at home. Kasi ang mga anak ko ay online. Mm-hmm. So, this is another advantage para magkaroon sila ng physical activities. Okay. Gusto niyo pong ayayahan yung mga kapwa niyo magulang? I think October meron po yata kayong event? Yes. On October 29, Saturday, magkakaroon kami ng national tournament. It will be headed by Master Herman Patingko and Hari Oasis Banaag. Si Hari Oasis Banaag, he's the general master of the Sikaran. He's staying in US. So I hope na maging maganda yung magiging tournament namin. At the same time, it's another level for our student na magiging intermediate na sila sa next level of training na nila. Okay po. Maraming salamat, Ms. Michelle. Thank you. At atin na po nakausap ang isa sa mga magulang ng mga kabataan na kasama dito sa Wild Cats Global Sikaran. At sa mga interesado na maging bahagi nito, sila ay nagkakaroon ng training tuwing Sabado dito sa Villa Gloria Covered Court dito sa Barangay Pinagbuhatan. O hindi naman, kaya pwede nyo hanapin sa Facebook at doon kayo mag-inquire. Magiging tuloy-tuloy ang pagpapalawig o pagpapalaki. At yun nga, siya yung pinakabata na 3 years old na kasama dito sa training, mga nagsisimula bilang saling ket-ket. At mula po dito sa Villa Gloria ng Barangay Pinagbuhatan, ako si Luan Panyano para sa latest ng iNews Pasig.